Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khel. So, it's Wednesday today and pahinga ako. Isang linggo akong pahinga. And guys, good news, may work na akong bago. So, kinuha ulit ako nung employer ko before, yung Rave Central. Diba sinabi ko naman sa inyo, meron akong vlog before na super malungkot ako na ipaalam sa kanila na aalis na ako for a better opportunity. Unfortunately, yung sinabi kong better opportunity na yun, hindi siya better talaga. So, hindi ko dapat iniwanan si Ring Central. And it's a good thing that those people that I've worked with before is open pa rin silang tanggapin ako at kinuha pa rin nila ako dun sa work na yun. So guys, it really pays to have good relationship with your employer, your hiring managers, and your co-employees, di ba? Kasi kung hindi naman ako naging mabuting pakitungo sa kanila, hindi nila ako kukunin uli dun. Ha? Masama man sabihin, pero hindi talaga naging maganda yung experience ko sa nilipatan ko. Anyway, so huwag na natin pag-usapan yun. Since quarantine pa rin naman at bumalik tayo sa MGCQ, Modified General Enhanced Quarantine. Kung ano-ano nang lumabas sa mga terminologies na yan. Kasi super nag-rise na naman yung numbers ng mga positive. And nakakalungkot, maraming kailangan i-sacrifice eh. Nakakaawa rin yung mga frontliners natin. So definitely kailangan natin talaga bigyan sila ng pahinga. And sana tong 2 weeks na to talaga makapagpahinga sila. And sana healthy pa rin kayo. And everyday ako nagdadasal na sana matapos na to. And sa lahat ng mga affected ng crisis, and yung may mga COVID, sana matapos na. And guys, everyday spare just 5 minutes of your time, 2 to 5 minutes of your time just to pray for everyone to heal and for this crisis to be gone. So, yun lang yun. Wala naman sigurong kaso kung 5 minutes of your time mawawala just for prayers alone. Anyway, so, gusto ko lang pag-usapan since wala naman tayo masyadong magawa dahil dito na naman tayo sa bahay. Meron ako nakitang post sa Facebook. Kasi ako batang 90s ako eh. Pinanganak ako 1991. What? Masa ano ako? 30 plus. So, batang 90s ako. May nakita akong post sa Facebook na mga pictures ng mga bagay na kinagiliwan at kinaaliwan ko nung bata ako. And ang sarap i-reminisce nun. Parang nostalgic talaga siya. Bumabalik yung mga memories ko. Kayo ba? Let me know kung talagang nakaka-relate din kayo rito sa mga ipapakita ko mga pictures sa inyo. At magkakwento rin ako ng mga experiences ko about this. Tara! Together, let's all kill time. Unahin natin tong suave. Noong una, kala ko pa yung suave. Yan yung ginagamit ko dati nung bata ako. Kasi nung bata ako, makapal pa naman yung buhok ko, diba? So, nagsuswab ako noon. So, one-sided ako noon. Pero, itong suave na to kasi, malangis. Kaya alam mo yun, sobrang talamak ng pimple ko nung bata ako dito sa loob. Diba may iba-ibang areas tayo kung saan tinutubuan ng pimple? Ako, T. Ilong, baba, tsaka noo. So, dito talamak yung sa noo ko. Sa ilong ko lagi akong tinitigyawan, tsaka dito sa baba. So, nung napapansin ko na tumutodo yung tigyawan ko dahil dito sa swab na to, tinigil ko na siya. Pero, ang sarap nito sa buhok kasi ang bango niya. Kayo rin ba ginagamit niya to? Sino ba naman ang nakakalimot sa family computer, diba? Super Mario, Islander, Ice Climber, Balloon Fight, ano pa ba, Battle City. Ang dami ng mga larong expert talaga ako, guys. Kung hindi nyo natatanong. When it comes to family computer, super galing ko maglaro. Kasi bagay, madali lang naman yan. Makapagyabang naman ako. Kaya naman, super hirap ng laro. Hindi, pero super favorite ko talaga to family computer. Super na-addict ako dito. And kulang ang childhood mo kapag hindi ka nakapaglaro ng family computer. And alam mo yun, every weekend, maglalaro kayo magkakapatid. Minsan mag-aaway pa kayo kung sino mauna. So ito yung number one cause ng pag-aaway namin ng bata kami. Pog pack. Diba? Super ganda nitong ginawa ng Coke dati. Na kapag bumili ka ng Coke, titingnan mo sa ilalim ng tansan kung meron kang Pog. Diba? So, everyday makikipaglaro ka sa labas. Parang, diba yung, tapos kapag tumalasay patalikod sa'yo na yung Pog na yun. Eh, may mga special edition, diba? At swerte mo, kapag nagkaroon ka ng slammer, yung makapal na itim. Kasi yun talaga kapag,
BATANG! Pag yun mo dun sa mga pog, talagang lahat yung psh! Talagang psh! Mabagsak lahat yun, tapos makukuha mo lahat yung mga pog na yun. So, sobrang nakakatuwa to. Hindi naman ito mismo yung pencil case. Pero alam niyo yung pencil case na robot, na kapag may pinindot kayo, tchum! May pinindot kayo, parang may mga lumalabas sa gilid, tapos may lagayan ng mga lapis sa gilid, dito lagayan ng mga pantasa, lagyan ng eraser. Kapag meron ka nito nung elementary ka, ang yaman mo, ang social mo, kasi mahal to eh. So talagang kapag nakakita ko ng mga kaklase kong may ganito, naiingit ako kasi hindi yata ako nabila ng ganito. Game Boy. Diba merong Game Boy colored, yung isa yata parang hindi pa colored yun. Pero kahit may ganito ka nung elementary, social ka na rin kasi binilang ka ng parents mo. Tapos pag-aagawan to ng mga classmates mo, nag-aaway-aaway pa kung sino mauunang manghihiram o hindi. So, meron akong mga tampo moments sa mga klase kung hindi ako pinapairam nito kasi hindi rin ako nabilang ito nung bata ako. Aww. Mahal kasi to. Eh, yung parents ko naman hindi kami binibila ng mga gano'n. May sama ng loob. Hindi kayo ba, di ba? Minsan talaga yung mga parents naman hindi mabibigay sa inyo lahat ng gusto nyo, lalo na kung hindi kailangan. Wala naman sama ng loob, pero alam mo yun, ang saya sana kung meron ka rin ito nun. Ito yung mga tarantadong loko-loko, sorry. Yung mga loko-loko mga klase nung high school and elementary na nakapila ka or nakatalikod ka, bigla kang pipindutan ito sa siko. Alam nyo ito, tapos makukuryente kayo kasi talagang ang lakas ng kuryente niya sa liit nito. Pag pinindot sa inyo to, sobrang makukuryente kayo. Yun, hindi ko ito makakalimutan kasi may crush akong ginanito ako, imbis niya magalit ako. Sabi ko na lang, ano ba? Hindi, seryoso. Kasi ayoko nang ginagulat ako kasi magugulatin ako. Nung ginanon niya ako, talagang planado ko na magalit nung nakita kong siya na eh. Okay lang. Isa pa. Coolman, ito. Water jug. Uso to nung elementary ako. Nauso nun yung maduduming tubig. So, kailangan magdala ka ng sarili mong Coolman para yung tubig na iinumin mo eh malinis, sure ka. Tapos, syempre, iba mga juice ko makikiinom na makikiinom kasi nga wala silang dala. Guilty rin naman ako. Minsan ganun din ako. Nakikiinom din ako. So, yung mga kaklase nating madadamot. Pag sabi, uy, Cristel, painom naman. Talaga nagpangalan ako dito. Painom naman ako. Sabihin niya, ay, hindi pwede, may gamot. May gamot? O nagdadamot? Sinasabi ko talaga pag ganun, hindi, okay lang, may sakit din ako, makikiinom din ako. O yan, wala siyang magawa, iinom pa din ako. Buraot eh. Hindi, di ba, aminin niyo, may mga kaklase kayong ganun na sasabihin, hindi pwede makiinom, may gamot. Sino ba namang 90s baby nung elementary na high school ang hindi nagbuhok ng ganito? As in, ako talaga ang buhok ko nun, kulot. Kulot ako eh, as in super wavy ng buhok ko. So ako talaga pinipilit ko. As in, talagang ginawa ko ng paraan para maayos ko yung buhok ko ng ganyan. Kahit talagang hindi talaga siya magandang tignan sa akin para lang makasunod sa uso. Pero yun ang huwag natin gagawin talaga. Hindi porket uso, pag hindi bagay sa'yo, huwag mong gawin. Siguro naman alam mo kung ano yung bagay sa'yo, hindi. Pero pag feeling mo, hindi. At sinasabi ng mga tao sa paligid mo na hindi bagay sa'yo, huwag mo nang gawin. Huwag kang magpilita. Next, ito. Si Jolina. Ang nagpauso nito. Yung ipit na may butterfly. Diyos ko nung bata ako, bumibili ako nito. Siyempre, yung mga kapatid ko bumibili rin. Tatago ako. Nagsasuot ako niya dito. Siyempre, di ko umaandar-andar yan. Ang salamin. Kumakanta ako ng mga kanta ni Jolene. Aminin natin, may panahon noon nung 90s na si Jolene talaga ang super in demand na celebrity. So, lahat ng ginagawa niya sa sarili niya, ginagaya ng mga bata. NBA cards. Hindi ako nag-collect nito, ate ko. Kasi nung bata ako, siya yung mahilig mag-collect nito. Tapos ako, paper guns. Seryoso, mamaya mapakita ko sa inyo. Yung mga kinokollect yung paper dolls. Ate, din ko nangongolekta nitong NBA cards. And ang mahal kasi nito, diba may mga special edition pa nito tsaka yung mga gold series na magte-trade kayo nung kaklase mo, ng mga friends mo kapag wala ka. Tapos, basta meron pa yun yung book na binder
na talagang kukolektahin mo, tapos mabibenta mo siya, kikita ka. Ito yung mga crayons, yung mga crayons na marami, na maingit ka sa mga classmates mo kasi kapag kunwari wala na maturo yung teacher mo, maghihintay na lang kayo umuwi. Pagkukolorin na lang kayo ng mga pictures sa textbook nyo. Maingit ka sa mga classmates mo kasi meron silang mga lavender, mga sea green, midnight blue, tapos ikaw ang pangkulay mo lang yung pitong kulay lang, yung basic colors, tapos yung jumbo. Kasi yung mga maliliit na drawing, hindi mo makulahin, lagpas. So, hindi ko alam, hindi yata rin ako nabila ng ganito. So, nakikihiram lang ako. So, dun sa mga binila ng parents alam nito, hindi kayo na mayama. Ito ba itong next na to? Dito ko na-realize na talagang, I'm a diva. Yung mga nilalagay dito na quintas, choker ba yun, or dito bracelet, na para siyang tattoo. Ito, kaya ako siya na-discover dahil kay Isabel Granada sa Christy per Minute. Di ba? Pag ini-interview yung mga artista, sikat si Isabel Granada noon eh. R.I.P. Isabel Granada. Siya talaga yung unang nakitaan ko ng mga ganon. Yung mga ganyang choker. Tapos nung nakita ko, chef, bibili ako niyan. Hindi pwedeng wala ako niyan. So, minsan wala akong pakialam. Talagang lumalabas ako, may ganyan ako. So, bahala kayo kung sabihin yung bakla ako. Yun, di ba, sa nagsuot ako ng ganun. Bakit ba? Ito, itong gel na to, feeling ko, ito yung sanhi nung nangyari sa buhok ko, kaya numipis eh. Actually, marami silang pinaghihinalaan ko. Itong gel na to, or yung sa bench fix clay, kasi sobrang tapang sa buhok nun. Pag sinapo mo, hindi matatanggal yun eh. Tapos kapag hindi mo masyadong nasabon, babalakubakan ka ng matindi. So, dalawa silang pinaghihinalaan ko kung bakit ako. Kung ba't nawala yung mga buhok? VHS. VHS Betamax. Tapos yung mga pang-rewind is yung parang mga kotse, sasaksak mo doon. Tapos, shing, mag-rewind na siya. Bold lang naman pinapanood ko dito. Hindi. Dati diba, nakaka-miss yung mag-rent ka sa AMA, sa ACA ng mga pelikula. Tapos, for 3 days, sa inyo siya, papanoorin yun ng family nyo. Kasi after 3 days, pag hindi mo nasoli, meron kang penalty. May mga tips kaya kung hindi na nasoli. Kasi hindi ka naman mahahabol eh. Pero nakaka-miss lang yung mga panahon na para makapanood ka ng movies at home, may mga rentahan ng mga tapes ng ganun. Di ba nakaka-miss? Kung yung ate ko NBA cards, ako ito talaga. Bumibili talaga ako ng mga Sailor Moon cards. Paper dolls. Meron pa niyan yung talagang magaganda. Pupunitin mo bawat sides, tapos ititiklop-tiklop mo. Ewan ko kung gets niyo yan, tapos mag-iiba-iba sila ng damit. Meron akong bulsong kapatid doon si Janet. Batang-bata pa siya. For sure, hindi niya natatandaan. Tinago na yung ganun ko. Alam mo, Janet, kung nanonood yan ito, sorry talaga. Pero alam ko, nakwento ko na sa ito. Talagang binagbog ko si Janet eh. Yung bunso ko talagang sabunot. Umamin ka. Ganun yung paper dolls ko. Talagang pag naisip ko ngayon, parang gusto kong mag-sorry kay Janet. Pero hindi niya talaga matandaan. Pero alam ko na talagang, Diyos ko, kung child abuse yata talaga yung sorry Lord. Pero dahil sa paper dolls. Pero, di ba, pag bata ka naman kasi, hindi mo talaga maiisip yung mga ganong bagay. Kasi syempre, di ba, kaya kapag bata, kailangan mo ng gabay. So, yung mga parents, kailangan gabayan niyo yung mga anak niyo para lumaki maayos. Hindi ko lumaki naman ako na maayos. Tamagotchi. Ito yung kina-addikan namin lahat. Wala pang phone noon. Pero ito yung nagpupuyat sa amin. Aside sa mga crush namin. Itong Tamagotchi na to ang super nakakapagpapuyat sa amin. Kasi talaga, para ka may alaga, kailangan mo linisin yung pupo niya, kailangan mo pakainin, kahit gabing-gabi, gising siya, kailangan mo laruin. Kasi pag hindi, mamamatay siya. And kapag namatay siya, super nakaka-devastate kasi ang tagal mong inalagaan. So, isa tong Tamagotchi na to na super nakaka-miss talaga ng kabataan. And super mahal nito. Alam nyo, kahit mahal to, proud ako, nabilan ako nito. Kasi talagang, yung ba, kapag wala ka nito, hindi ka in, may bata ka.
And lastly, syempre, tong kisses. Sino ba naman ang hindi makakalimot sa kisses na akala natin lahat inanganganak? Diba? So lalagay mo pa siya sa pencil case or sa box, sa tissue na may alcohol, tapos hihintayin mo na manganak siya. Tapos minsan kapag hindi siya manganak, ang gagawin mo raw, pipisain mo, may lalabas daw doon na kisses. Lahat tayo nabudol nito. Aminin nyo, naniwala tayo lahat na nanganganak si kisses. Pero eventually, si kisses pala, pampabango lang ng closet natin. So, ang sarap alalahanin ng mga memories ng childhood natin. Yung mga kinalokohan natin, yung mga kalaro natin, yung mga ginawa natin. Kaya nga sabi nila, yung mga batang 90s ang nagkaroon ng super gandang childhood. Kasi unlike ngayon na nakakulong yung mga bata sa bahay, kasi puro computer lang, laptop, tablet and all, tayo nakapaglaro tayo sa labas with friends, with interaction, nasunog sa araw, nahulog sa kanal. Ang daming nangyari na super memorable na hanggang ngayon ay naaalala ko pa din. Kayo ba, ano ang mga favorite childhood memories nyo? Share nyo sa akin and pagkwentuhan natin yan. Alright, so I hope na-enjoy nyo tong vlog ko today kasi ako na-enjoy kong i-reminisce yung childhood ko. And if you like the video, kindly hit the thumbs up button. Mag-subscribe na rin kayo if you like this video. So again, this is Khel. Thank you very much. See you soon. Keep safe, everyone.